Magandang hapon mga ka-farmers. Update tayo dito sa ating talong na pinaparecover. Yan ay tsura. Naresolba na natin yung shoot borer sa fruit borer. Ano? Ang re-resolbahin naman natin, ang gagamutin natin ay yung mga dahon na kulot. Yan. Yung kulot na dahon ay gawa ng leaf hopper. Mag-i-spray tayo ng pang leaf hopper ngayon. Ang gamit natin ay yung spray natin gold saka yung Solomon 40 ml na gold, tapos yung pang leaf hopper natin para dun sa kulot. Ang dami kasing leaf hopper guys, ayun. Ay 5 ml yung ginamit natin, ano, mix natin dun, mix natin ni gold saka ni Solomon para dun sa mga leaf hopper na nakadun dito sa dahon. Sila yung dahilan kung bakit nangungulot, ano, yung dahon nating mga talong. Yan. Saan ba yung leaf hopper? Yan. Yun. Yung magapang na yan. Nag-colored green. Ngusong kabayo. Kasi maraming nangungulot. Pinaparecover natin itong talong natin. Kaya ang ginagamit natin ngayon ay Solomon na resolba natin yung shoot borer saka yung fruit borer. Yung pang trips naman ay nakapag-spray na rin tayo. Yung ginamit natin ay yung planet. Ayan yung bunga niya. Kumikintab na pero may mga gasgas pa. Baka mga susunod na linggo ay magiging okay na yung mga bunga. Kasi yung part dun sa may bandaron ay nagiging green na yung calyx. Tapos dumadami na yung bulaklak. Naglalabasan na yung mga bulaklak, guys. Yan yung mga susunod na bunga na magiging okay na yung bunga niyan. Mawawala na yung mga gasgas. Ang ginagamot naman natin ngayon ay yan, yung talbos, mga dahon na kulot. Nangungulot yung mga dahon. Yan ay itsura. Doon tayo sa kabila, yung papagitan natin yung calyx ni yan. Ito yung part na calyx to. Maganda na yung mga dahon niya. Ayan yung leaf hopper, oh. Na-spray na natin yan, guys. 5 ml lang yung ginamit nating Solomon. Oh, mamatay-matay na yan. Ay, nako. Ano? Yan yung leaf hopper ng usong kabayo. Kasi may mangga rito. Sa kabilang bakod yan. Hindi natin pwedeng putulin kasi mababarangay tayo. Yan ang gagaling. Ayan yun. Mamatay-matay na. 5 ml lang yung ginamit natin sa kadanampsak sprayer natin. Pero mamatay-matay na yung usong kabayo. Kung alam kasi natin yung mga gamot na ginagamit natin, madali lang mag-alaga ng talong. Ano? Ang problema lang, napabayaan natin tong talong natin kasi nag-focus tayo doon sa pipino saka doon sa matandang ampalaya. Namili tayo kung ano yung aalagaan natin, kung ano yung i-give up natin. Itong talong yung ginip up natin, ang pinabayaan muna natin. No? Ayan yung bunga. Ito yung dating mga bunga. Ayan. May mga gasgas pa. Tapos yung calyx ay brown. No? Pero yung mga bagong bunga, ayan, nagkukulay green na. Nagiging green na yung calyx. Ibig sabihin, effective yung ginamit nating lanit na pang trips. Trips yung dahilan kung bakit nagiging brown yung calyx nung ating mga talong, ano. Nagagasgas. Ito naman yan, yung mga spider mites yan. Part dito na ispira na natin. Matitindi kasi yung yan, trips. Pero nakita natin, madami pa rin yung leaf hopper. Ayan, leaf hopper. 5 ml lang, napakalakas ni Solomon. Ayan. Patay na yan, oh. Ayaw na lumipad. Lumilipad-lipad lang yan. Ah, guys, spray lang natin yung part pa doon yung hindi pa natin na-sprayan. Na? Solomon, para doon sa gamot na nangungulot na dahon. 5 ml lang yung ginamit natin, pero napakatindi na. No, ginagamit talaga yun sa mga mangga. Expert Solomon so sa mga leaf hopper yung usong kabayo. Dahilan ang pagkulot ng dahon.
No? Ganun lang kasimple yung mag-alaga ng talong kung alam natin yung mga gamot na ginagamit natin para dun sa mga insektong mapanira. Kung trips ang problema, pwede na tayong gumamit ng lanit. Ayan, oh, napakatindi ng gasgas. Pero yung sumunod na bunga ay maganda na. Oh, green na yung calyx niya. Samantalang dito ay brown na brown. Ay, nako. Tapos ayun ba? Oh, green na rin. Kaso nga lang, marami tayong nakitang leafhopper. Kasi yung dahon ay kulot. Na, ang ini-spray natin ngayon ay Solomon mixing ni gold. Hindi mawawala yung gold, guys, kasi yun yung pumoprotekta doon sa bunga saka dito sa talbos para hindi mamatay yung talbos, no? Madalang naman gamitin yung Solomon pag kung yung infested ng leafhopper ay marami na, doon natin gamamit uli. 5 ml lang, napaka konti lang yung nagamit natin, ano? Pero ang maintenance natin dito talagang gamot ay gold and then lanit and then brodan. Yun yung pinagsasalit-salit natin, pinag interval natin paggamit, ano? Pero hindi mawawala si gold. Ang ginagamit kong gold ay yung luma. Hindi ako gumagamit ng gold na rust. Hindi effective yung gold rust pagdating sa shoot at fruit borer, ano? Namamatay yung talbos tapos puro butas yung bunga. Kaya kung gagamit kayo ng gold, yung lumang gold, yung gold lang, no? Kasi mas malakas yung kaysa dun sa gold rush. Iba kasi yung active ingredients ni gold rush kaysa dun sa gold lang na luma. Kung makikita natin ay green na yung dahon ng mga talong. Hindi katulad nung nakaraang linggo na puro kalawang yan, guys. Kinakalawang yung dahon. Ay, nalaglag na yata yung ibang dahon. Ano ba yung mga dahon? Ayan, puro ganito yung dahon niya. Puro ganyan. Yung mga lumang dahon. Pero nung magsimula nung inalagaan na natin, ayan na itsura. Ganda na itsura. Naglabasan na rin yung bulaklak kasi nga nakaginhawa na siya doon sa mga gamot na ginamit natin. Na? Share lang natin yung pamamaraan natin sa pagtatalong. Ano? Hindi tayo expert. Itong sinasabi natin ay base lang dun sa mga experience natin, ano? Kung paano gamutin yung kulot. Nangungulot yung dahon. Siyempre, pag nangungulot, ibig sabihin maraming insekto yan. Sanhi yan ang ayan, yung gumagapang na yan. Hindi makita, maliit. Patay na yan. Gumagapang na lang. Hindi na makalipad. Ngusong kabayo. Leafhopper. Medyo may kamahalan yung Solomon. Pero ang resulta naman ay napakaganda. Pwede tayong gumamit nun once a month o twice a month para makontrol natin yung mga leafhopper. No? Ito yung mga atake ng trips. Ayan. Trips, spider mites. Ayan. Tapos yung tinatawag na white flies. May white flies pa rin naman kahit papaano. Pero baka madali din yung Solomon. Ayan, white flies. Yung puti. Namamatay na rin sa Solomon. Ay, lumilipad pa pala. Ay, nako. No? Medyo gumaganda na yung mga bunga tapos dumami. Mga bunga. Sana maging okay na yung mga bunga kasi nag-kulay green na yung calyx. Hindi tulad nitong mga unang bunga niya na brown yung calyx. No? Palatandaan ay yung calyx ay maganda. Ayan. Maganda na yung calyx na lumalabas. Kulay green na, hindi na ganito. No? Yung pinupuksa natin ngayon ay yung leafhopper 5 ml tapos 40 ml na gold. Hindi mawawala yung gold para protection dun sa bunga para hindi matusok, puro uod, ano? Kasi marami tayong kulot-kulot na dahon, ayan. Siyempre, hindi mawawala yung pag-abono. Interval ng pag-abono natin dito ay nag 4 days gap tayo sa pag-abono. Drenching ginamit natin kasi nagpa-recover tayo. Baka sunod ay side dress na lang, ano? No, baka ganun lang, guys. Mga gamot na gamit ko sa pag-resolve ng kulot na dahon ng talong. Thank you.